Ayan mga kaingon. May kukwento lang naman ako. Bali, may customer ako na nakaschedule sa akin sa 23. Pero ang katransaksyon niya talaga yung asawa ko. Siya nagchat siya sa asawa ko. Bali, hindi ko alam kung nagchat na siya sa akin. Hindi ko lang nababasa. Nagpa-schedule siya sa akin last month na magpapalinis nga ng 23 kasi magagaling pa siya ng ibang bansa. Then ngayon kahapon po nag-chat ulit siya sa asawa ko. Hiningi niya yung GCash number kasi ang sabi niya kailangan niya nang bayaran yung mga ganito, ganyan, bago siya ngayon, di okay na, binigay ko na yung aking GCash number. Maya-maya tong asawa ko, sabi niya sa akin, Ma, tignan mo yung chat ni Madam. Bakit? Ayun, nakita ko, binayaran niya nga, in advance payment niya, yung linis niya ng Sabado. Tapos, alam niyo ba mga ka-ingron? Hindi ko alam ha, kasi talaga ako, hanggat maaari, hindi talaga ako natanggap ng payment hanggat hindi ko pa na lilinisan si customer. Pero na lang, kung yung nag-cancel ng bigla-biglaan, ito si Madam, iba. Nagbayad na siya ng linis niya, pero nagpa-cancel po siya. Kinancel niya, pero binayaran. Bukod doon, mga ka-ingron, hindi lang yung bayad talaga na bayad ng linis, hindi lang po, higit pa doon mga ka-ingron. Nakakatawa si Madam kasi pwede namang mag-cancel lang kasi sa Sabado pa naman pero binayaran niya. Sa akin po parang napakabuti nung puso niya. Ang laki ng konsiderasyon. Grabe. Kaya kay Madam, shoutout po kay Madam na nakaschedule ng Sabado sana na nag-cancel po. Maraming salamat po, Madam. Mag-iingat po kayo palagi. Thank you po sa binigay niyo.